Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay magbibigay ako ng panayam tungkol sa pamilya ni Rizal. Handa na ba kayong makinig? Ang ama ni Jose Rizal. Si Francisco Mercado Rizal ay isinilang noong 11 ng Mayo, 18 at 18 sa Binyan, Laguna. Siya ang pinakabata sa 13 anak ni Cirila Alejandro at Juan Mercado. Nag-aral siya ng Latin at Filosofiya sa Kolehiyo de San Jose sa Maynila at dito niya nakilala ang kanyang naging asawa na si Teodora Alonso Rialonda na noon din ay nag-aaral doon. Binuhay nila ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga bigas, tubo at iba pang mga pananim sa bayan ng Kalamba sa Laguna. Tinuring siyang modelo ng kanyang anak na si Jose Rizal. Namatay si Francisco Mercado noong 5 ng Enero, 1878. Ang ina ni Rizal. Mas kilala bilang Teodora Alonso, ang kanyang tunay na pangalan ay Teodora Morales Alonso Rialonda de Rizal y Quintos. Si Teodora Alonso ay ang ina ni Jose Rizal na ipinanganak noong 9 ng Nobyembre, 1827 sa Maysik, Tondo, Maynila. Siya ang 2 anak ni Lorenzo Alonso at Brigida de Quintos. Galing sa may kaya na pamilya, nag-aral siya sa Kolehiyo de Santa Rosa sa Maynila at naging edukadang babae. 20 taong gulang siya nang siya ay kasal sa tatay ni Jose Rizal na si Francisco Mercado at sila'y nanirahan sa Kalamba, Laguna. Si Teodora o kilala rin bilang Lolay ay naging isang masipag at dedikadong ina at nagsilbing unang guro ni Jose Rizal. Sa Kalamba, nakibahagi ang kanyang pamilya sa agrikultura. Bilang nanay ng kalaban ng Espanyol, nakulong siya ng 2 at kalahating taon dahil sa pinagbintangan siyang milason ang asawa ng kanyang kapatid at iba pang pagpapahirap na kanyang sinapit dahil dito. Dahil sa malabong mga mata ni Lolay o Doña Teodora, napag-isipan ni Jose Rizal na mag-aral ng medisina. Namatay si Teodora Alonso noong 16 ng Agosto, 1911 sa Calle San Fernando, Binondo, Maynila dahil sa kanyang kahinaan. Ang mga kapatid ni Rizal. Binubuo ng 11 magkakapatid, 9 na babae at 2 lalaki, ang panganay na kapatid ni Rizal ay si Saturnina. Si Saturnina ay isinilang noong 1850 at may palayaw na neneng. Tinulungan niya kasama ang kanyang ina na makapag-aral si Rizal at siya ang unang tumayong pangalawang ina ni Rizal noong ito'y nakulong ang kanilang ina sa Maynila. Napangasawa niya si Manuel Timoteo Hidalgo ng Batangas. Siya ay nagkaroon ng 5 anak na sina Alfredo, Adela, Abelardo, Amelia at Augusto. Ang 2 kapatid ni Dr. Rizal naman ay si Pasiano Rizal. Si Pasiano ay nakatatandang kapatid ni Jose Rizal na ipinanganak naman noong 9 ng Marso, 1851 sa Kalamba, Laguna. Siya ang 2 sa 11 magkakapatid. Inalagaan niya si Jose Rizal at tinulungan niya siyang makarating sa Europa para makapag-aral. Habang nasa Europa si Jose, pinadalhan niya ng pensyon at sinulatan niya ito para mabalitaan ni Jose ang tungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas sa kanilang pamilya. Si Pasiano ay naging kasangkot din sa kilusa ng Katipunan at siya ay naging kaibigan din ng Gumbusa kung kaya't bahagi siya ng mga pinag-initan ng mga fraile noong panahon ng himagsikan. Ang isa sa mga kapatid ni Rizal ay si Olimpia Rizal. Si Olimpia ay ang 4 na anak ng pamilya Rizal. Siya ay pinanganak noon namang taong 1855. Napangasawa niya si Silvestre Ubaldo na isang telegraph operator sa Maynila. At sila ay binayaan ng 3 anak, ngunit ito rin ang dahilan ng kanyang kamatayan noong taong 1887. So namatay si Olimpia habang nagsisilang sa 3 anak. Sumunod, si Lucia Rizal. No? Si Lucia ay pinanganak naman noong taong 1857 at 5 sa pamilya Rizal. Siya ay kasal kay Mariano Arbosa ng Kalamba, Laguna.
Siya ay pinagbintangan na nagsulsol sa kanyang mga kababayan na huwag magbayad ng upa sa kanilang mga lupa na sinasakan na nagdulot ng kaguluhan upang sila ay guluhin ng mga otoridad at ipatapon. Si Mariano, ang kanyang asawa ay namatay sa sakit na kolera noong Mayo 1889. Noong Disyembre 1891, ang balong si Lucia ay isa sa mga dumalo sa pulong ng pamilya sa Hong Kong ng isang reunion. Sinamahan niya si Jose Rizal pabalik ng Maynila ng Hunyo ng sumunod na taon. So may pagkakataon sa buhay ng pamilya ni Rizal na sila nagkasama-sama at nanirahan sa Hong Kong nang si Rizal ay nagsilbi roon bilang isang eye doctor ng ilang buwan din. Ano? At naranasan nila doon yung bagong taon, yung kapaskuhan at napatunayan din nila na kaya nilang mabuhay ng matahimik at hindi inuusig ng pamahalang Espanyol. Ang sumunod na kapatid ay si Maria Rizal. Siya naman ay isinilang noong 1889 at isa rin nakatatandang kapatid ni Rizal na naging asawa ni Daniel Cruz na galing sa Binyan, Laguna. Dito nagmula naman yung mga kilalang mga beauty queen kagaya ni Gemma Cruz Araneta, no, na naging Secretary of the Department of Tourism ng panahon ni Joseph Estrada at siya rin ang naging isa sa kauna-unahang Miss International ng Pilipinas na nagwagi. Tapos, ang sumunod ay si Jose Rizal na nga. Tapos, pagkatapos ni Jose Rizal ay si Concepcion o si Concha na hindi nagtagal, no, maikli lang ang naging buhay. Isinilang naman ito noong 1862 at namatay noong 1865, no, mga tatlong taon lang na buhay. Sumunod sa kanya, kay Concepcion o kay Concha ay si Josefa na ang palayaw ay si Panggoy na isinilang naman noong 1865 or 1865. So, si Panggoy o si Josefa ay epileptic. Ngunit sa kabila ng kanyang sakit, nagawa niya pa rin sumali sa katipunan at naging isang katipunera. At naging pinuno ng isang sangay ng kababaihan ng mga katipunera. Isa rin siya sa mga orihinal na miyembro ng katipunan kasama nila Gregoria de Jesus na may bahay ni Andres Bonifacio. Siya ay namatay ng matandang dalaga o walang asawa sa taong 1945, panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang sumunod sa kanya ay si Trining o si Trinidad, pinakamatagal na nabuhay at pinakahuling namatay sa magkakapatid. Ito naman ay isinilang noong 1868 at namatay noong taong 1951 or 1951. Ang palayaw ng Trining at sabi nga ito yung huling namatay sa magkakapatid at siya ang nag-ingat ng mga personal na gamit ni Dr. Jose Rizal kabilang na rin lampara na pinagtaguan ng kanyang huling tula, yung ultimo adios na inilagay ng nakaisingit sa pinakagitna, no, sa maliit na papel. Okay, tapos sinundan si Trining ni Soledad, no, si Soledad o Choleng na isinilang naman noong 1870. Si Choleng din ang pinaka-controversial na anak sa kanilang pamilya dahil ang kanyang napangasawa ay si Pantaleon Quintero ng Calamba, Laguna, ngulat sila'y nagpakasal ng walang permiso sa kanilang mga magulang. Disang-ayon si Rizal dito kaya ginamit niya ang paksang ito sa kanyang sulat at sinabi niya ang mensahe niyang ito sa na isang kahihiyan ng pamilya. No, kasi walang paalam, nagpakasal yung dalawa, parang isang malaking iskandalo yun. Tapos may problema rin dito dahil may iskandalo na lumilitaw na si mismong Soledad ay anak ng nakatatandang kapatid ni Rizal, no, sa kanilang tiyuhin na si Jose Alberto. So guys, walang perfect family, no, kahit ang pinakadakilang mga bayani sa kasaysayan, no, ay meron din silang mga kaganapan sa kanilang nakaraan na hindi natin maiiwasan na nagaganap at hindi masasabing kaiga-igaya o masasabi nating mabuting pangyayari, no, hindi naiiwasan ng mga ganitong mga iskandalo sa pamilya. At kabilang ang pamilya Rizal sa nakaranas ng mga iskandalo sa kanilang kasaysayan ng pagbubuo ng kanilang pamilya. Alam niyo ba ang totoo at kumpletong pangalan ng ating bayani? Jose Protasio Mercado y Alonso Reyalonda. Siya ay isinilang noong 19 ng Hunyo, 1861 at namatay noong 30 ng Disyembre, 1896. Siya ay kasama
sa pinakadakilang mga Pilipino sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang edukasyon ni Jose Rizal. Bago ang formal na edukasyon, ang kanyang naging unang guro ay ang kanyang ina na si Doña Teodora Alonso. Ang kanyang mga paksang pinag-aralan sa ilalim ng kanyang ina ay ang alpabeto o ang paggamit ng katon, isang uri ng alpabeto ng panahon ng Kastila. Nag-aral din siyang magbasa, magdasal sa wikang Latin at Espanyol at pag-aralan ang literatura. Nag-aral din siya ng matematika at nang malaon siya ay tinuruan ng kanyang mga pribadong guro na sina Maestro Celestino, Maestro Lucas Padua at Maestro Moroy. Sabi niyan, ang kanyang unang formal na paaralan noong 1869, ang kanyang kauna-unahang guro dito ay si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Pagkatapos nito ay sumulong na siya sa kanyang pag-aaral sa Maynila. Siya ay unang nag-aral sa Ateneo do Municipal at siya ay napabilang sa grupo ng mga Cartagiano. Dalawa ang uri ng grupo ng mga mag-aaral doon, ang mga Romano at Cartagiano. Ang Cartagiano ang mas mababang uri. Pero nang malaon, dahil sa angking talino ni Rizal, napatunayan na si karapat-dapat sa grupong Romano, siya ay napalipat dito. Ang mga Cartagiano kasi ay naninirahan sa labas ng paaralan. At nang malaon, napatunayan ng talino ni Rizal, nag-aral siya isang crash course sa wikang Espanyol sa Santa Isabel. At matapos ang ilang buwan nang siya ay naging mahusay na sa wikang Espanyol, siya ay napabilang sa grupo ng mga Romano. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral sa Ateneo Municipal, siya ay sumulong upang mag-aral naman ng kanyang formal na kurso sa medisina. Siya ay nag-aral sa Santo Tomas. Bakit siya nag-aral ng medisina? Nag-aral ng medisina si Dr. Jose Rizal dahil sa nanlalabong paningin ng kanyang ina na si Doña Lolay o Doña Teodora. Ang pag-aaral ni Dr. Jose Rizal ay naputol sa Santo Tomas dahil sa ilang kadahilanan. Una, dahil sa diskriminasyon. Ikalawa, hindi raw natutuwa si Rizal sa pagpapatakbo ng mga fraile sa pagmamantina ng edukasyon ng mga kabataan dahil makaluma daw. At ikatlo, ang mga kagamitan ay hindi ginagamit. May diskriminasyon, makaluma ang pag-aaral at yung mga display lang daw yung mga nakalagay sa laboratorio. Kaya minarapat niya sa pagpapayo rin ng mga kaibigan na siya'y sumulong sa Europa upang doon mag-aral ng medisina. Siya ay nag-aral sa Universidad Central de Madrid at dito nga niya tinapos ang medisina. Hindi siya ganap na naging doktor sapagkat kinapos siya ng pagsusulat ng kanyang thesis. Nabigyan lamang siya ng lisensyado at dahil nga dito hindi siya pwedeng magturo ng medisina sa pamantasan. Pero pwede niyang gamitin ang pagiging doktor sa panggagamot. No? Yun ang kanyang naging limitasyon. Licensiate siya pero hindi siya doctorate degree holder dahil wala siyang thesis. Ngayon, pagkatapos ng pag-aaral niya sa Universidad Central de Madrid, para maging espesyalista sa mata, siya ay sumulong pa sa Paris para mag-aral sa mga ekspertong mga doktor sa mata at pagkatapos noon ay sumulong naman siya sa Heidelberg para ipagpatuloy ang kanyang espesyalisasyon. Sa mga panahong ito ay hinihintay na siya ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Kinakapos na rin ang pagpapadala kay Rizal ang kanyang mga kamag-anak kung kaya't gusto nilang siya'y umuwi na. Naniniwala silang sapat na ang natutunan ni Rizal sa kanyang paglalakbay sa mga pamantasan sa Europa kung kaya't dapat na siyang umuwi. Pero hindi napigilan si Rizal sa pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral sa iba't ibang dako sa Europa. Pero dumating ang pagkakataon na kinakailangan ng umuwi at umuwi siya upang tistisin ang nanlalabong mga mata ng kanyang ina na si Doña Lolay o Doña Teodora.